Magandang araw sa inyong lahat mga katropa. Welcome back sa ating channel. At meron po tayo ngayong susolusyonan na problema ng ating customer na animo ay parang kanal na po yung kanyang cylinder head. Ayan o. Naliligo lagi sa oil yung kanyang cylinder head. Mapapansin nyo mga katropa dahil dito po sa part ng kanyang pin na ito, naglalabas po ng oil. No? May leak na po yung o-ring dyan. Tapos dito sa part na ito, ng kanyang gasket ay tumatagas na rin. Ayan o. Tapos yung pinakababa ng bore na gasket ay tumatagas na rin. Well, susolusyonan natin yan sa video na ito. Agad-agad, wala ng intro. Yon, so natanggal ko na po yung bore. No, at kita nyo naman mga katropa na umaano talaga yung oil. No? Lumulusot na talaga yung langis. Dahil manipis na po itong gasket na ito. Ayan. Ano? Ayan. So, kita nyo naman na malangis. Yun. No? Ayan o, yung mga langis lumulusot na, mga tropa. Tapos, binubunga niya na sa gilid-gilid. Ayan. So, ito po, palitan na natin to para solve na yung problema ni tropa sa leak dyan. Ayan, lilinisin natin. Tapos ibabalik natin, no? Itong part na ito rito, papalitan natin din yung ano niyan. Yung kanyang gasket, no? Oh, sobrang oily na talaga. Okay. Tanggalin yung dalawang bolt na yan at ayan, natanggal na yung dalawang bolt at naangat na. At kita niyo naman mga katropa, nung inangat ko ay bumuluwak po yung ibang oil, no? Dahil nga po sira na rin po yung gasket niya dito sa baba. Yan. Yan, lumulusot na po yung mga oil, no? Punit-punit na po yung gasket. So, tatanggalin natin itong gasket na to, lilinisin natin. Simas dito po sa kabilang side, no? Mga gasket-gasket yan, natanggalin natin. Tapos, yung kanyang kablo bukay naman. So, kampalower, ayos naman. Okay naman siya. Ipapalitan natin dito yung o-ring po ng pin. Yung pin nito. Kasi nga po, yun nga po yung may tagas. Yung dito po sa part na ito. Tanggalin natin yan. At papalitan natin. Bali yung o-ring doon, yung gasket dito, tapos itong gasket na ito, yung papalitan natin. Okay? So, sa part din ito, lilinisin natin para maayos. Pero may napansin ako mga tropa na dito rin po sa part ng kanyang starter motor ay may mga leak na rin, no? Marahil dito sa starter motor na ito kasi meron din po itong o-ring sa part na yan dyan. Okay, so titignan ko rin yan mamaya. Okay, ayun. Linisin natin para may balik na doon, okay? Yun. So, nalinis ko na po yung bore. Natanggal ko na yung mga natirang gasket. At ito na po yung pin. Tinanggal ko na po. At napansin ko nga, ito po yung kanyang goma, manipis na yung o-ring niya. Well, papalitan natin yan. Yan. Palitan natin para mawala na po yung tagas-tagas dyan. Yan. So, ayusin lang natin yung hindi naka-lukot, no? Yan. Okay? Yun, okay na siya. Tapos, ibabalik na natin dito po sa kanyang bore. Unahin muna natin dyan yung washer. Siyempre, may washer yan. Yan, sa baba. Yun. Tapos yung mga kapalower. Yan. So, madali lang naman ito ikabit. Yan, tapos tutuhugin mo lang. Yun. Ayusin, ishot na maayos. Yan, nasa press. Yung dumadala sa press, tuktokin. Lalay na sa tuktok. Yun, tapos itong guide na ito, dapat nakadiretso to. Yan, para yung butas, pasok na pasok. Kasi dito po, maglalagay tayo ng bolt. Yan. So, okay na po yung kanyang galawan dito sa part na ito. Ayos. Yun. Okay. Tapos, kunting punas at ibalik na natin.
yun, unahin muna yung gasket ay pabaliktad. Yo, ganyan. Yun, si gasket. And, tapos, naglagay na rin po ako ng oil-oil langis-langis sa kanyang bore. Tapos, dito po sa part na to ay maglagay tayo ng dowel pin. Dalawa po yung isa nakakabit na. Ayan, huwag kalimutan yan para matibay. Gawa natin. Ayan, dalawa po. Tapos, yung bore, naglagay na po ako ng oil sa loob yan. Nilagyan ko na po yun ng pampadulas. Ayan. Tapos, dahan-dahan mo lang siyang ibaba. At papasok naman po yan ng kusa. Diba? Ayan. So, parang nakabisik na lang ng video natin ngayon. At lagi naman natin itong ginagawa. Kaya, panoorin nyo lang ako mga katropa. Kung paano natin to pabuuhin. Ayan, nilagay ko nga yung dalawang bolt dun sa baba. Tapos, higpitan muna natin ng unti. Huwag na natin isagad sa higpit, no? Yung sakto lang na babaon. Mamaya na tayo maghigpit pag tapos na tayong maghigpit ng ating mga stag bolt. Ayan. Okay na yung dalawang to. Tapos, ilagay na natin dyan yung gasket. Pasensyaan nyo na po, no? Hindi na natin nalinis na maayos yung kanyang piston kasi ay matanggal ng o-ring. Nakadikit. Ayan, may dowel pin na po yan sa ating bore, no? Sa taas. Mga tropa, hindi lang natin na... Hindi ko lang tinanggal na. Kasi maganda yung pagkakalapat ng dowel pin, matigas eh. Hindi ko na tinanggal sa head. Yun. Yung gasket natin, bago yun. Para din na tayo gumamit ang gasket maker. Yun. Ilagay yung bolt ng pin. Tapos yung stag bolt. Yung mga bolt ng stag bolt, ilagay. Dito kasabi lang sa makinis. Yan, bali apat po yan dyan sa ibabaw, diba? Yun. Okay, tapos higpitan. Yun, well, napakabisig na lang naman ito ikabit. Pero papakita ko na lang para may idea din yung mga gustong mag DIY, diba? Yun. Yun, ganun lang siya, kadali. Tapos saka pa lang natin higpitan yung bolt na nilagay natin kanina sa baba. Tapos yung bolt naman ng camping. Ayan. Ayan. Okay na. Tapos ilagay natin ngayon si pushrod. Siguraduhin tama-tama ito sa kanyang dapat pagkalagyan para hindi mahulog sa baba. Ayan. Dragger arm. Tapos yung tatlong bolt dito sa ibabaw. Lagay natin. Yun. Yun eh. Tapos syempre, higpitan natin yan. Ayan, higpitan. Ayan, ayos. Ayan, tapos punas. Then, ilagay yung takip. Ay, pumasok. Ilagay yung takip, ilagay yung carburetor. Ito balik sa lahat sa ayos at panda rin. Ayan, okay na, diba? So, mga tropa, nakikita nyo naman na wala dito po sa part na ito yung nagli-leak yun eh. Tapos dito, ayan, at okay na po, wala pong leak. Actually, pabalikan na po yung forma ng motor natin kasi na-road test ko na po, palabas. Siyempre, sinubukan muna natin. Tapos dito sa part na ito, nagli-leak to eh. Ngayon, wala na, kasi nga, pinalitan natin ng o-ring dyan. Yun. So, pinatak muna ko ito sa labas, na-road test ko na, para malaman ko kung may bibigay na
sa ginawa natin at okay, ayos na ayos naman pala. Ayan o. So walang problema at solve na po yung problema ng motor ni sir. Ayan. Salamat sa tiwala sir, pero shoutout muna tayo. At yun, shoutout tayo kay Arnel Sayon, kay Joyce Vargas Vlog, kay Miss Ann TV. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po tayo kay Sir Ariel Ong ng Davao. Solid subscriber natin yan. At syempre sa ating katropang lasinggirong vlogger na si Kuya Lan Moto TV, na shoutout tayo sa kanyang vlog. Oh. Ayan, oh, shoutout sa iyo Kuya Lan Moto TV. Nakashoutout yung ating channel Papa Chad TV sa kanyang vlog. Ayan, at syempre nakashoutout din yung isa nating tropang channel, no. Ayan, so yung Brow TV official na channel natin, no, ay naka-shoutout din sa vlog ni Kuya Lan. Maraming salamat sa pa-shoutout mo, Kuya Lan Moto TV. Mabuhay ka. At syempre, kung gusto niyo ng mga comedy video, marami po tayo dito sa Brow TV official na Masay Samar. Napanoorin niyo po yung mga comedy videos natin yan, at saka pa-subscribe na rin. At kung gusto niyo ng mga pa-shoutout, comment na po kayo dito at i-subscribe si Boy Hukbang. Comment kayo dyan at asahan nyo sa ating next video ay shoutout natin kayo. Ayun, so sa hindi po na shoutout ay abangan nyo lang po sa sunod nating video. Okay, so huwag kalimutan, subscribe. Salamat.